Magandang umaga po. Kumusta po kayo? Magandang umaga, Ted. At magandang umaga rin kay DJ Chatsa at sa inyong napakaraming taga-subaybay. Opo. Abutin mo na ko, Ted. Ito, back to private law practice. Okay. Sige po. Good to see you, Sec Vita. Sige po. Inyo na ho bang napanood o nabasa ang mga naging panayam po kay former Secretary De Lima? Na... nakasabay ho kasi anong aking ibang interview but marami nagsabi sa akin kung ano ang nangyari. So more or less I know what she said. Okay, sige po. So yung nga po, ang sinasabi po ni Secretary kahapon ni Binibining De Lima sa aming panayam, yung pong mga tumestigo laban sa kanya, ano ho, na mga bilanggo at ilang pang tumestigo ay pinatatawad na niya. Pero mukhang hindi pa daw po niya, wala pa sa kanya pagpapatawad at baka daw po mauwi sa pagkakaso doon sa mga responsable kung bakit siya nakulong, well, ang Pangulong Duterte at kayo daw po na umano ay isa sa mga responsable dito. Ano po ang inyong masasabi doon? Well, ang unang-unang masasabi ko dyan ay mabuti nga't kako napaaga yung pagbukas ko ng inyong programa at napakinig ko si yung ating brad no sa kanyang daily brad. Oo. Masasabi ko rin ganun, I fought a good fight, I've finished the race, and I've kept the faith. Ang masasabi ko ay wala akong ginawang masama sa pag-file ng kaso ko kay Secretary Senator former Senator De Lima at yan ay naniniwala ako nang i-file ko yung kasong yan ay talagang merong kaming mga ebidensya at malakas na pinagbabatayan. Alam mo, Ted, kung matatandaan ninyo, nung unang panahon ng Duterte administration, isa't isa ay nagkaroon na ng kanya-kanyang opinion na dapat niya si Secretary De Lima ay file na kagad at ay binabasa ko sa kaliwat kanan sa social media kung bakit daw napakabagal kong gumalaw, kung bakit lang papapailan si Secretary De Lima. Well, sabi kong ganyan, ang sagot ko alam mo noon, ganyan talaga ako. Sa aking ilang dekadang pag-practice sa law, hindi ako gumagawa ng kaso, hindi ako nagpa-file ng kaso na hindi ko pinag-aaralan ang mga kasong pina-file ko. Kaya after 4 months or 5 months of waiting, I finally filed the case, which I believe we have good evidence. Kaya yun po ang masasabi ko lamang. And yung sinasabi nila na I should be liable for subornation of perjury, wala pong basehan yan. And I could explain kung bakit yung hindi dapat paniwalaan yung mga pumaligtad na testigo katulad ni Ragos, Rafael Ragos, at sila ang dapat kasuhan. Kaya tama po yung panukala ni dating spokesman Harry Roque na talagang yung mga bumabaligtad ng mga testigo, yung baliwala sa kanila ang kanilang oath na ginawa ay dapat talagang kasuhan at yung cases for perjury against these people should be strengthened by Congress.